magluluto tayo ngayon ng adobong pusit, yung version ko. Sana huwag kayong hihiwalay. Samahan niyo ko. Linisin muna natin. Tinatanggal ko yung parang matigas sa likod o yung parang plastic. Hindi ko alam kung anong pangalan niyo. Siguro kayo alam niyo. Kaya alam na. Yep. Tapos, sinisigurado kong walang laman ito. Meron ako nakita ng ibang tao, hindi nila tinatanggal lahat yung nakakain ako actually na pusit na may lamang puti sa loob. Hindi ko masyadong gusto yung ganun. Ang gusto ko talaga walang-walang laman yung puti. Walang-walang siyang laman sa loob yung mga isdang kinain niya. Tapos ito, tanggalin natin ang mata. Ito na. Hanggang sa matapos natin ito lahat. Mga gagamitin natin sa pagluluto ng adobong pusit ay ang mga sumusunod. Pusit, suka, toyo, bawang, sibuyas, bawang namura. Bawang namura pa rin ito at ito ay bell pepper. Ito, nakalimutan ko pangalan. Nag-call a friend ako, pero tulog pa yata yung friend ko. Ilalagay ko na lang sa bottom ng video kung anong pangalan niyan once nalaman ko. Pasensya na kayo. Tao lang. Okay, simula na tayo magluto. So, una muna, bawang, sibuyas. Kasi, yung brown na siya, pwede na natin ilagay yung pusit. Yung pusit, hindi masyadong niluluto ng matagal kasi lumiliit siya. Talagyan ko na ng toyo. Haluin. Ay, ilagay na natin yung bell pepper. I-adjust nyo na lang sa toyo o suka. Kung gusto nyo ng maalat, dagdagan nyo ng toyo. Pagka gusto nyo ng medyo maasin, dagdagan nyo ng suka. Dagdag bawas lang. Ganun lang ginagawa ko. Tapos, lagay ko na to. Mga gulay. At saka paminta. Nakalimutan ko kanina sabihin, meron pala tayong paminta. At saka sabay na natin yung suka. Panghuli yung suka. Kaya lang gusto kasi sa gulay medyo luto. Yes. Ilagay ko na yung gulay. Pagkulo nito, luto na. Tapos, lagyan natin ng konting sugar para pambalansi din sa asin.